constantly nag-e-evolve talaga siya. And there will always be new ways to tell scary stories. Iba-iba yung medium ng pagkukwento ng mga nakakatakot na storya. Merong film, merong kwento lang ng pagsasalita, pasa-pasa ng kwento. At sa modernong mundo, ginagamit na ngayon ang smartphones para magkwento ng mga ganitong klaseng mga storya na gustong-gusto nating lahat. Ito yung mini-series na ginawa ko ngayon tungkol sa mga bagay na sobrang disturbing. Disturbing talaga sila na nahanap ko sa internet. At uumpisahan natin yan sa tinatawag nilang 10 tapes. Hindi ako magsisinungaling, kinikilabutan ako dahil mag-isa lang ako nung nagre-research ako nito at habang pinanonood ko siya. Creepy talaga, especially kasi parang nararamdaman mo na ikaw talaga yung nandun. Mame-explain ko kung bakit. Alam niyo naman din kasi na kung gaano ako kahilig sa found footage films, lahat yan. Lahat ng mga napanood kong found footage films na gusto ko, sinabi ko na sa inyo. And I think this is the perfect way, especially sa modern technology, para ipakita natin yung ganitong klase ng kwento. Para ipa-experience, hindi na ipanood, ipa-experience sa atin yung ganito. Ito yung gusto kong pakita sa inyo. X-A-Y-A-E-H-C-C-L-N-L-I-Q-E. So habang naghahanap ako kung ano pwede kong gawing content sa inyo ngayong Halloween, nalaman ko yung term na ARG. Apparently, ito yung ginagamit ngayon na paraan para magkwento ng horror. Sabi dito, no, ginagamit yung totoong mundo bilang platform sa pagkukwento ng storya. At ito yung naging gusto ko talaga sa sa found footage kasi numinipis yung linya between fiction and reality. So hindi mo alam, shit, totoo pa ba to o hindi na. At ang 10 tapes na nabanggit ko sa inyo ay isang ARG. So ano yung 10 tapes na yan? Papakita ko sa inyo ngayon, ha. Ito yung channel na nagngangalang at 10 tapes sa TikTok. Nakita ko yung series of videos kung saan merong isang lalaki, no, na nagngangalan na Ham City NR2 at may sinusundan siya mga clues na nag-lead sa kanya para hanapin yung 10 tapes. Sa ngayon, 7 tapes pa lang yung nakikita niya at hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero nung sinundan ko, na-creep out talaga ako kasi parang feeling ko talaga ako yung naghahanap ng mga clues, ako yung nagbubukas ng tapes. So yung mga adventure niya nag-lead sa kanya sa mga mysteries. At kahit alam mong hindi totoo, dahil ginagamit niya yung katotohanan, parang natatakot ka na rin talaga, eh. Specifically sa mga nakita niya, itong static na hugis tao na hindi ko alam kung anong explanation pa rin talaga. And yun ang maganda sa mga horror pag hindi mo alam. Kasi pag na-explain na, nalilesen na yung takot mo, eh. Jay! Are you okay? You're okay. Video sa TikTok na yan, nag-umpisa yung adventure niya. Pinapakita na parang may napansin siya dun sa gilid ng apartment niya. Bago lipat kasi siya sa apartment niya, eh. Tapos, nung tinignan niya, may nakasulat na hindi niya maintindihan. So, sinearch niya at coordinates yung lumabas. At dun na, nag-umpisa yung adventure niya. Dun sa caption niya sa taas, no, I hope I won't get murdered. Hindi niya alam na kung ano-ano na pala yung mangyayari sa kanya. So this led him to a series of TikTok
posts na pinakita niya sa mga tao, kung saan tahimik lang siya. Ito yung part na nagustuhan ko, tahimik lang siya. And first person perspective siya. So, pakiramdam mo, gaya nga na sinasabi ko kanina pa, pakiramdam mo, ikaw talaga yung nag-a-adventure. Yun yung ginagamit sa mga video games ngayon, di ba? Kasi parang ikaw talaga yung nakatingin, ganyan. So gaya nga na sabi ko sa inyo, 7 tapes pa lang yung nahahanap niya. At yung mga nakikita niya, madami. Pag pinupuntahan niya, parang napupunta sa ibang dimension. Pakita rin natin kung meron pa tayong madadagdag dito. Yung mga scary na mga encounters niya, kagaya nito, ayan. Sa ibang mga tapes pa. Ano kaya yung mahahanap niya? At ano kaya yung magiging kahihinatnan at explanation kung bakit nagyayari ang mga yan, bagay na yan? So, ongoing series ito at heavily featured sa series niya yung tinatawag na analog horror. Alam natin yung analog, parang kabalik na rin ng digital, di ba? Kumbaga, paano ko ba i-explain yung analog, yung VHS? Yung may nagsashake-shake pa yung camera, may mga statics, yan yung analog. At for some reason, no, pag nakakakita tayo ng mga analog, I think subgenre na rin on its own tong analog horror eh. Ang pinaka sikat na alam ko is una yung found footage films, yung VHS, kung alam niyo yung VHS, nakahanap din siya ng mga videos eh. Nakahanap din mga VHS na naglalaman ng iba-ibang mga kwento na hindi alam kung kanino. Pakita natin, isa to sa mga pinaka-creepy, isa sa mga pinaka-creepy na episodes na nakakita ko sa VHS ay yung anong, hindi ko alam kung Thailand ba siya? Pero may kulto doon at namatay lahat ng mga ano. Isa sa mga pinakamagandang napanood ko na horror talaga yan. Kung pwede nyo panoorin, panoorin nyo. Which further explains kung bakit tas nakakatakot yung ano, yung analog horror. Kasi parang nararamdaman mo na nandun ka at parang nararamdaman mo na parang tao talaga yung kumuha. Hindi ko ma-explain ng ayos eh. Tatanungin ko nga kayo, bakit sa tingin nyo mas nakakatakot yung analog horror bukod sa digital? Yung digital para sa akin parang medyo malinis at saka parang ginawa. Alam mo yun, parang pre-produce. Unlike pag analog, parang alam mo isang tao lang, alam mo walang budget. Ganun mga bagay ba? Which is why, ang dami nang hindi nakaka-appreciate din ng found footage. Kung makikita nyo, generally found footage horror, mas mababa yung mga score. Pero sa mga katulad ko na mahilig sa found footage, kasi nandun yung rawness. Ayun, yun yung term na hinahanap. Yung pagiging raw niya ba? Yun yung na-appreciate ko na ang natatranslate sa ibang mga tao na hindi nakaka-appreciate ng kagaya nitong ginawa nga ng 10 tapes. Yung hindi ko mahanap yung salita. O basta balik tayo sa salitang rawness. I really would have to say no na sobrang creative niya at sobrang galing. At kung pagdudugtong-dugtongin, I think ha, magkakaroon ng TikTok horror. Actually, may mga gumawa na ng ganito na mga pelikula. Ang pinakamalapit na naaalala ko ay yung movie na dashcam. Ay, God!
Kung makikita, gusto ko rin itong i-discuss sa mga susunod eh. Kung saan yung dashcam, nakita ko ano yung nangyari doon sa buong gabi na yon. At yung mga kabagbalaghan sa lugar na yon. Napakaganda nitong dashcam na to. Hindi rin siya na-appreciate. Alam ko marami sa inyo hindi rin makaka-appreciate. Pero kung mahilig ka talaga sa horror, para sa akin, feeling mo kasi nandun ka. So napakaganda ng dashcam na yan. Ano ninyo, panoorin ninyo. Isa pa sa mga gamit, yung mga Betamax. I think mako-consider din yung gramophone ba yung tawag doon? Yung umiikot na gano'n, tapos may bis na gano'n. There's something about doon sa hindi pagiging perfect ng tunog na parang mas nakakatako. Hindi perfect. Oh. Hindi ko maharap yung salita, pasensya na kayong lahat. Anyways, may GCash giveaway tayo ngayon. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and hit the notification bell para manalo kayo ng 500 pesos GCash natin. Sagutin nyo lang yung question of the day natin. Ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Do you think TikTok is an effective way to tell horror stories? Natatakot ba tayo gamit itong medium na to? Kasi sa totoo lang, bagong medium ito eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganito na parang nagkukwento ng dere-derecho. Ang haba ng video niya actually. Also, ready na ba kayo sa Disturbing Things I Found on the Internet Part 2? Gusto kong malaman kung ready kayo at handa ang puso nyo sa mga ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na araw ngayong Halloween month. At favorite na favorite ko to. So yun lamang po. Ito yung huling video na papakita ko sa inyo galing sa 10 Tapes. You eat this.